Eh, alam mo ang Rotario, may gitna siyang 100 taon na yan. You know? At paunti-unti, nalalaman namin yung kung ano yung mga problema at kung paano solusyonan yung mga problema. Eh, siyempre, ang aming resources naman, eh, hindi naman sasapat yan para masolve yung problema ng bayan. Kaya, kumbaga, sabihin natin, eh, kami parang spark lang. Nag-uumpisa lang kami ng isang proyekto para maturuan yung mga beneficiaries at sila na nagpapatuloy ng aming mga ginagawa. Ito ko lang sa mga bata, oh, sabi nga, hindi naman namin kayang pag-aralin lahat yan. But maupisahan lang na kung halimbawa sila ay nakatapos ng high school, makaroon na sila ng kalaman para makapaghanap buhay kung hindi nila kayang pumasok sa kolehiyo. So, sa haba ng panahon, masasabi ko na natututo na kami kung paano mas magandang tulong ang maibigay doon sa mga tao. Thank you, sir. Sa tingin niyo po ba, sapat na po ang organisasyon na Rotary Club, lalo na ang 3800, para masolusyonan lahat po ng problema ng Pilipinas? Hindi naman kami nag-aambisyon na gano'n. At talaga namang, miskin nakatulong namin dito yung mga international partners namin, kasi ang Rotary, may merong Rotary Foundation, at karamihan sa mga proyektong ito ay binibigyan ng tulong ng Rotary Foundation. Pero siyempre, meron din galing sa aming bulsa. Pero pagka tinulong nga kami ng foundation, halimbawa, nabigay kami ng 1,000 dolyar, bayang kapalit naman niya ni 4,000 dolyar. Kaya medyo lumalaki yung mga projects talaga. Pero para masabi namin na masosolve na yung problema ng mundo, eh, yung gobyerno nga hindi kaya. Eh, tayo pa nasa pribadong sektor lang. Tsaka ilang libo kami sa Pilipinas. 25,000. Sa ating mga government agencies, kami ay nakahandang makipag-ugnayan sa kanila. Para kung merong konting kakulangan, pwede namin punuhan. Kung merong kailangan na mga tao para gumawa ng mga proyekto, mag-monitor ng mga proyekto, kami ay nakahanda dyan sa mga bagay na yan. So, madalas ang aming kaugnay dyan, of course, yung local government, ayan, DSWD, marami rin sa amin nag-ooperate ng mga daycare center. Pero sa mga ganyang project siguro kami natatama. Hindi sa paggawa ng kalsada o paggawa ng tulay ng mga DSWD, local government. Yan ang pinakamagandang tulungan ng Rotary. Maganda naman ang aming kooperasyon dahil alam naman yung mga miyembro ng Rotaryo, yung iba dyan, may mga connection din sa mga government agency. Kaya, at saka ang Rotary, maganda naman ang pangalan dito sa komunidad. Na alam nilang pagka kami ay tumulong, ay sinisigurado namin na matatapos ang project. At kalawa, sinisigurado namin na malinis ang proyekto. Kami nasa Rotary District 3800 ay isa sa mga premier organization dito sa buong mundo na handang tumulong sa ating mga nangangailangan na kababayan. Yan ang pinakaunang purpose ng pagiging Rotarian. Ang aming slogan nga ay service above self. At sorry. May mga naalala po ba kayong mga memorable projects po na na-administered niyo before? Ay, nung isang actually, nung isang linggo lang yung isang Rotary Club na under ng District 3800, ito yung Rotary Club ng Grace Park, Caloocan, ay nagbigay sila ng isang nag-alay ng isang concert para sa inmates ng Caloocan City Jail. Siguro, kulang-kulang 1,000 dumating doon, pati yung mga kamag-anak ng mga preso.
isang napakagandang project para doon sa pagbigay ng kasiyahan para doon sa image ng Caloocan City Jail. Isa pang proyekto na pinuntahan ko naman noong Linggo ay ito ay project naman ng Rotary Club ng Marikina North. At sila ay nagtayo ng isang daycare school sa Barangay Pinugay sa Baras, Rizal. Napakaganda nitong proyekto nito dahil sa bukod sila ay nakapagtayo ng isang maliit na eskwelahan ay katulong pa niya dito ang maraming mga sangay ng gobyerno at ibang NGO. Halimbawa, ang Department of Social Welfare and Development, sila, katulong pala yung Barangay Pinugay, sila ay magsusweldo ng 2 teacher para maturuan yung mga 3-4 years old na mga bata doon sa barangay na yon. Isa pang naging katulong nila dito ay yung Philippine Infantry Army Brigade na naka-station doon sa lugar na yon, at sila ang tumulong para may repair at masayayos yung eskwelahan na yon. Isa pa, of course, yung local government, tumulong din sila sa pagpapaayos. At ang sa panig naman ng Rotaryo, yung lupa na natitirikan noon ay may aari ng pamilya ng pangulo ng Rotary Club ng Marikina North. At bukod doon, maraming mga Rotaryo na nagbigay ng mga silya at lamesa. Meron pang isang Rotaryo na nagbigay ng mga inumporme ito sa mga bata. Makita ko nga yung mga bata, para ka akong mga pang-private school itong uniform ng mga bata. Tuwan-tuwa, siguro mga 25 bata yung binigyan na inumporme. Merong nagbigay ng mga gamit nilang yung lapis at saka papel. So talagang itong project na ito ay pangmatagalan. Ito, hopefully, it will be there for a long, long time. And definitely, it will help the residents of that area. Most of them are bundok kasi yung Pinugay na yan. Nandito sa Marikina watershed yan. Hanap buhay dyan is basically agriculture at saka may nakakaingin. But alam ko pinagbabawal yon, pero mainly agriculture lang ang hanap buhay dyan sa area na yan. Itong dalawang proyekto na ito ay isa lang sa mga proyektong ginagawa ng Rotary. At lalo na ngayon sa isang taong ito, ang focus ko bilang governor ay madagdagan yung mga proyekto na natawag ko na sustainable project. Hindi yung basta nag-donate ka, iniwan mo na, kailangan may mag-maintain, kailangan turuan mo yung mga beneficiaries paano mag-maintain o paano magkaroon ng hanap buhay dahil doon sa mga itinuro mo. Yan ang pinaka-focus ngayong Rotary year na ito. Long-term projects that will benefit the beneficiaries in the long run.